I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, especially the Marcos loyalists and supporters na ako. Mayroon tayong upload videos update sa inyo mga beswa. Ito po ay good news naman tayo ngayon. Ayan, nakikita nyo yung ngiti ni Pangulong Marcos Jr. At ang yang si Secretary Sara Duterte. Aba eh, yung panahon na yan, medyo ano talaga sila, very are so close talaga. Kasi sabi nga ni Pangulong Marcos Jr., they are both BFF. Pero dahil nagbago ang panahon, ang sitwasyon, dahil sa kagagawan ng pamilya niya ni Sara Duterte. At hindi lang yon, kasi kagagawan niya rin. Bakit? Lagi kong dinidiin dito ang sanhi ng hindi pagkaunawaan ngayon, pagkagulo ng UDTIM ay walang iba ang kadahilanan si Sara Duterte, ang Vice Presidente. Bakit? Nandahil lang yan sa confidential fund. Itatak nyo yan sa mga kukuti nyo, mga DDS-it. Siya ang may kasalanan yan. Kaya nagbago ang pananaw namin sa kanya. O ako, binuto ko yan. Ha? Pero hindi ko na ibubuto yan sa next election. Ha? Hindi maganda ang trato nila sa Pangulong Marcos Jr., yung mga kapatid nito, yung papa nito. Kung paano nila pastanganan ang pangalang President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kasi nasasaktan kami doon sa mga ganyang klaseng mga banat eh. Ah? Bakit? Babanatan mo ang isang pangulo na nagkatrabaho ng mabuti sa kapakanan ng mamayang Pilipino? Ginugugol niya kanyang oras? Maglalakbay sa buong mundo para lang maghihikayat ng mga foreign investor? Para lang mag-invest sa Pilipinas para mag-create ng maraming trabaho para sa mga jobless na mga Pilipino. Tapos sa kabila ng lahat na ginagawa niya, yung mga effort niya, nilapastangan ng kanyang pagkatao. Dahil sa kabaitan ng Pangulong Marcos Jr., hindi siya rumisbak. Ngiti pa rin. Pinapayuhan pa ang doktor ni Digong, na alagaan si former President Digong. Pero minamali nila yun. Anyway, guys, ha? Dahil dyan, ito, good news. Bakit? Ang sinabi kasi dito, tingnan nyo. Ito, guys, survey. PBBM, nakakuha ng 80% performance rating. BP Duterte, 78%. Survey, ayan, no? February 5, 2024, ayan. Sabi po ng Remate ito, ha? Sabi po dito, guys, basahin po natin, ha? Basahin po natin. Manila, Philippines, nakakuha si Pangulong Marcos ng performance ng score ng 80%. Abang nakatanggap naman si Vice Presidente Sara Duterte ng 78% performance rating sa RP, Mission and Development Foundation Incorporation, RPMD. Boses ng Bayan, 2023 survey. Itong RPMD, magaling ito mag-survey mga kababayan. Kahit nung kali survey natin, talagang ano to, walang halong bias, no? Hindi katulad ng iba. O ano yun, hindi sila neutral. Ika nga, hindi sila bias. Mga bias yung iba. Ito si RFPMD. Ano to, guys, maganda mag-survey ito eh. Sabi pa po dito sa pahayag nitong linggo, tinalakay ni Global Affairs Analyst and RPMD Executive Director Dr. Manuel Martinez ang announced regional responses sa liderato ng dalawang pinakamataas na official ng bansa. Agay. Batay sa survey result, bagamat nakatanggap si Marcos ng 80% performance rating para sa taong 2023, lumalabas sa regional responses ang varied perception mula nang makakuha siya ng 84.70% mula sa Balanced Luzon. So, yan. 79.2% naman mula sa Visayas. Ayun. Tapos, region. 75.98% mula sa Mindanao. Ayan. Aba, malaki na rin yan. 71.72% lamang mula sa National Capital Region, which is ang NCR. Malaki na din yan.
Subalit, ikinagalak ng Pangulo ang robust trust rating of 88.83%. Wow, ha? Congratulations sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Reflecting solid confidence in his leadership across the nation. Ay, ako, kung ako mag-ano yan, magbigay ng ratings, 101%. Ha? Ang trust rating ko, performance rating, overall, gagawin kong 101% talaga, as in. Kasi magaling talaga itong Pangulo na ito, mga kababayan, eh, sa totoo lang eh. Well, ang ayaw dito sa Pangulo nito, mga anti-Marcos, yung mga DDSit, ayaw nila yung ganitong ano, sasabihin nila, ay, hindi totoo yan, mas magaling daw si Sara, talaga lang. Minsan natatawa ako sa kanila eh. Nagpupunta lang dito sila sa channel ko, nagkakalat ng ibak. So sabi po dito sa balit, ayan o, kinagalak ng Pangulo kasi yung trust ratings niya ay 83%. Eh wow, galing no? Makikita rin rin sa 78% rating ni Duterte para sa taong 2023. Ang iba't ibang tugon mula sa mga region na may 82.86% mula sa Mindanao. Sinundan ng 78% at 76.77% mula sa Balanced Luzon and Visayas. Tulad ni Marcos, nakatanggap niya ang pinakamabang score mula sa NCR ng 70.42% lamang. Agay. So, sabi po dito guys, this rating coupled with a trust score of 80% underscore the diverse regional assessments of her performance ayon sa pahayag. Agay. Nakakuha naman sina Senate President, ayan, Juan Miguel Mix Subiri at House Speaker Ferdinand Romualdez ng 75% at 77% satisfaction. Wow, galing naman. Congrats and Senate and House, no? Ay, talaga, alam nyo guys yung ibang survey. Kasi yung ibang survey yun, yung ibang nagsusurvey, ano yun, makadeterte. Kaya binagsak nila doon si Speaker of the House, ginawa nilang 7% lang. Biro nyo yun? Di kayo naloka? Alatang halata, ano, bias? Sabi po dito guys, gayon din nakatanggap ng Senate President ng 78% trust rating habang ang Speaker ay mayroong 79% trust rating. Eh, alam mo yun ito si Speaker of the House. Grabe yung banat nito, yung pambalahura sa kanya, yung pambabaso sa kanya mga DDSit at itong magkapatid na Duterte. Ayan, ganun din si Sara. Diba, yung mga supporters ni Sara Duterte sa Japan, tinusok yung mukha ni Speaker. Saan kayo makikita niyan? Alam nyo, pinapasikat nyo talaga si Speaker of the House. Ay, alam nyo, kung tatakbo sa pagka-presidente, ay, buguto namin yan talaga. Ay, oo. Kung ikumpara mo naman kay Secretary Deped Sara Duterte, eh, mas very well experienced pagdating sa pamumuno si Speaker of the House. Real talk tayo. Ay, magtataas na naman ng kilay mga DDSit yan. Sabi na, mas magaling si BP Sara saan banda. Sabihin nyo nga, sino... Kung para muna yan pag nagsalita si Speaker of the House, nako, talagang parang presidente yung dating. Pero guys, ha, ayaw ng mga DDSit, ha, sinasabing feeling presidente daw. Bakit? Kailan ba nag-announce na magtatakbo sa pagka-presidente si Speaker? Di ba wala? Sino bang atat na atat sa 2028? Di ba kayo? Jesus, kayo pa. Kami, wag nyo kami bilugin. Maisip din kami, no? Sabi pa po dito guys, isinagawa mula December 27, 2023 hanggang January 5, 2024, nakilahok sa survey ang 10,000 adult respondent mula sa iba't ibang lungsod at rehiyon na sumasailalim sa demographic proportional sa office voter population. Mayroon itong margin of error na plus and negative 1% at 95% confidence level. Ayan. Congratulations kay Speaker at kay Senate President Mick Subiri. And of course, and the rest, especially our beloved President Marcos Jr. Agay! Yun guys, anong kapalagayan nyo? Ah? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yung mga ginagawa ng mag-amang Duterte, itong mga kapatid ni Sara Duterte, ah? Pambalahura. Nakikita yan guys, minamasdan sila ng mamamayang Pilipino. Especially the majority of Filipinos ay anti-China. Eh alam nyo, alam ni ayaw nila ang pro-China. Ah? Lalo na ngayon, medyo nalalagay sa hindi maganda ang pangalan ng bansang yan. Nako mga best.
So, anong kapalagay nyo dito? Ako, masaya ako. Tataas at tataas pa yan. Alam nyo, sabi nga ng Panginoon, according to the Bible, ang taong mapagkumbaba, talaga namang tataas ng Diyos yan at laging pagpapalain ng Panginoon. Tandaan nyo yan, guys. Ang taong umalipusta sa kapwa, naninira ng kapwa, lalong ibabagsak ng Panginoon. That is biblical. Ito si Pangulong Marcos Jr., very humble yan. Hindi marunong mang-away. Very down to earth. Pero tingnan nyo, more and more blessing yan darating sa kanyang administration. Yan po ang yan ang mga risbak niya sa mga taong minamaliit siya. Yung sinasabing bangag daw siya. Sabi ko sa inyo oy mga kababayan mayroong isang artista ngayon, hinamon itong magkapatid at ito si dating Pangulong Digong, si Basti at saka si Pulong Duterte. Magharap-harapan daw sila na magpa-drug test. Ito si Barong Geisler. Nako, antindi ito. But anyway, guys, hindi tayo pupunta dyan sa issue na yun. But anyway, ipakita ko sa inyo itong litrato nung survey ni Speaker at saka ni Senator Mig Sibiri. Okay? Ano to, guys? Ayan, satisfaction and trust ratings of top government institutions. Again, based on RP, Mission and Development Foundation and Corporation RFPMD, boses ng bawat boses ng bayan 2023 survey. Agay, ayan o. Di wow. Senate of Press of the Philippines. Satisfaction rating 78%. Kaya, Senate President Mig Sibiri, trust rating is 80%. Ito si Speaker of the House, House of Representative. Satisfaction rating, ayan, 72%, and trust in 75%. Ako, trust na trust ako kay Speaker. Mabait kasi ito . Para sa Pangulong Marcos Jr., hindi marunong makipag-away. Actually, guys, full support ang mga congressman sa kanya, sa totoo lang. Sa kabila ng pambalahura sa kanya, pambabastos, kasama yung mga DDS-yet na alipuris ni Boy Pintanel. Ay, nako, supportado ang buong house sa kanya, except lang yung mga anti-speaker doon sa loob ng kamara. So, yun, mga kababayan, ang updates natin sa inyo. See you again on my next upload videos. Nako, maraming mga hindi magandang nangyari. But anyway, eto, mga besyang, see you again. Bye-bye-bye and baboos. God bless Philippines. Bye, bye, bye.